Ang buwan na Hulyo ay Blood Donors Month worldwide. Kaya ang Aklan Provincial Health Office, Philippine Red Cross Aklan Chapter, 12th Infantry Battalion, 3rd Infantry Spearhead Division Philippine Army, Aklan Philippine National Police, United Architects of the Philippines Aklan Chapter, Aklan Medical Society, at iba pang mga non-governmental organizations at mga pribadong individual ay sama-sama kaninang umaga sa isinagawang voluntaryong blood donation program or bloodletting sa Governor Augusto B. Legazpi Memorial Sports and Cultural Center sa Capitol Site, Calibuaclan. Samantala, naipahayag sa BRO ni Dr. Cornelius Bong Quachon na wala pa silang natanggap na official na report sa napabalitang sumiklab ang foot and mouth disease sa nasabing lalawigan. Sa karagdagang pagpahayag, pakinggan natin ang Aklan Provincial Health Officer 1, Dr. Bong Quachon. Kung totoo po ito na mayroong outbreak o hindi po naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang opisina po natin, ang Aklan Provincial Health Office, ay yung mga disease reporting units po natin ay nagsasubmit po weekly ng mga kaso ng sakit sa opisina natin. At ito pong mga sakit is tinatawag natin na weekly notifiable under category 2. No? Mm-hmm. Pero sa ngayon po, wala po tayong naitalang mga kaso ng mga sakit na ito. Subalit ang mga disease reporting units natin, yung mga hospitals, both government and private, at saka yung mga rural health units, ay kanila pong tinitignan yung mga sakit po na ganito. Sa ngayon po, wala po tayong reported cases po dito sa lalawigan ng Aklan. So, ibig pong sabihin, kung walang reported cases, single dyan ay hindi po nakaka-alarma ito ngayon, no? Sa ngayon po, hindi, pero patuloy po ang ginagawang surveillance ng ating mga disease reporting units. Under sa Philippine Integrated Disease Surveillance, meron po tayong mga sakit na minomonitor at nire-report within 24 hours, kagaya ng kung may mga kaso tayo ng rabies, mm-hmm. may mga kaso tayo ng mga measles, mm-hmm. ay within 24 hours, category 1, nire-report sa opisina mm-hmm. namin. Pero ito pong yung mga ibang sakit, yung mga dengue, ito po ay weekly notifiable. Every week po nagsasubmit sila. So ang mga disease reporting units po ay patuloy ang kanilang mga surveillance activities parte sa mga ganitong sakit. Recently po, mayroon kami mga balita na natanggap tungkol po naman sa ibang mga lugar sa Aklan na para atang apektado ng ang ibang mga tao. Aywan ko lang, kung mga Aklanon o mga bisita po natin na nanggaling sa ibang bansa o ibang mga turista na para bagang nagdadala ng HIV, Doc. Mayroon ba yung alam niyan? Sa ngayon po is, ang naitala po sa HIV AIDS registry, mm-hmm. ang lalawigan po ng Aklan ay may 52 kaso. Mm-hmm. Na ibig sabihin po niyan, pag nakalagay siya sa HIV AIDS registry is, meron na po siyang sakit na HIV, at yung iba po pag na-detect is full-blown AIDS na. Mm-hmm. Sa ginawa pong National HIV Testing Week ng Department of Health noong Mayo 11 hanggang 15 ngayong taon is marami pong na-detect na kaso noong last May. Ito po ay umabot sa 748 na mga dito lang sa Aklan? Hindi po, sa bilog na Pilipinas. Okay. Dito particular dito sa Aklan? Dito po sa atin, during the National HIV Testing Week, may 39 nagpa-examine para sa HIV, pero fortunately po yung 39 na nagpa-examine is negative po sa HIV. Sino po ang mga 39 na yan? Sari-sari po sila. Sari-sari po, may kasama na po ako doon, mm-hmm. kasi at risk din po yung kaming mga health worker. Mm-hmm. So, meron pong mga professionals, meron din pong mga member ng third sex. Mm-hmm. So, ito po ay voluntary na nagpapa-examine po sila. At hanggang ngayon po, ginagawa ng ating provincial hospital is patuloy ang pag-examine sa pag-screen sa mga gusto magpa-screening for HIV test. At ito po ay libre, mm-hmm. Galing sa Department of Health.
Dok, ngayong araw mayroon tayong bloodletting, ano? Siyempre po, ang mga diseases na yan, hindi pwedeng mag, kung mayroon sila, hindi sila pwedeng mag-donate ng kanilang blood, ano? Paano po natin mapapaniguro ngayon yan? So, once po na gusto ninyo mag-donate ng dugo, ay ini-screen po muna kayo, kinukunan kayo ng blood pressure, tinitignan po yung hemoglobin content ninyo, kasi baka mababa yung hemoglobin, so hindi po kayo pwede mag-donate. So, meron po tayong tinitignan na mga criteria para po pwede ka mag-donate. So, ibig sabihin po, pag pumasa ka sa initial screening, ibig po sabihin is healthy ka. No? Ag once naka-donate na po tayo ng dugo is malalaman po natin kung may sakit tayo sa limang sakit. No? Ito po yung malaria, syphilis, HIV AIDS, at saka hepatitis B and C. So, ito po ay screening lang. So, once na may positibo sa ganyang sakit is ini-inform po tayo ng Red Cross para sabihin kung ikaw ay may sakit sa limang sakit. So walang problema, walang very safe po ang pag sa gawa natin ng bloodletting, ano. Lahat po ng lahat po ng mga requirements ay dapat sundin. Halimbawa po ang edad, kailangan 18 to 65 years old. Pag below 18 dapat po meron pong guardian na magpipirma. At saka po, kung babae, dapat po walang regla. So, may mga sinusunod po tayong mga criteria na dapat sundin. Sa Aklan, wala pa tayong blood center. No? Mga ilang taon na po ang nakalipas. Alam ko po naman na ginagawa niyo ang lahat ng paraan para makapunta po tayo ng ating sariling blood center, blood bank dito. Sa interview ko po kay Congressman Narisco, magsusumikap naman sila pero matagal pa siguro. Mayroon tayo ditong tinatawag na storage para sa ating blood. Pagkatapos po nito, saan natin i-deposit ang ating blood? At pwede po bang malaman doon kung mayroon kayong idea kung ano na po ang pinakabagong balita sa plano na mag-put up tayo ng ating sariling blood bank dito sa Kalibo o sa Aklan? Sa ngayon po ang ating Philippine National Red Cross Aklan Chapter is a blood station, blood collecting unit lang. Ibig kong sabihin, ay nagkukolekta lang po sila at ini-store lang po nila yung dugo. Yung pag-screen po, doon po dinadala sa Roa City or sa Iloilo. No? Ang plano po ngayon ng provincial government through Governor Miraflores and Congressman Haresco is yung atin pong provincial hospital ay magiging blood bank with blood processing capability. Ibig pong sabihin, magkukolekta po tayo at dito po natin i-screen na yung ating dugo para hindi na po natin papuntahin sa Roa City or sa Iloilo ang ating mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Ang ating pong provincial hospital ay naka-submit na po ng mga requirements sa ating provincial government kung ilan po yung budget na kailangan. At pina-follow up na po nila ngayon yung mga requirements po sa Department of Health para maging isang blood bank with blood processing capability. Sa ngayon po, ang status ng ating provincial hospital, it's a blood station. Ibig po sabihin, kukulek lang po tayo ng dugo at nag-i-store. In terms po naman sa storage ng Red Cross, is malaki po naman yung storage capacity ng ating Red Cross dito sa Aklan Chapter. Yung problema lang talaga natin is wala po tayong mga standby na mga dugo. Kaya ini-encourage po natin yung mga local government units natin, yung mga partners natin sa private na mag-sumali sa programa ng Department of Health in terms of the National Voluntary Blood Services Program. Yeah, napakalaki po ang paliwanag niyo, napakaganda at makapagbigay ng clarification sa mga tao pong worried na masyado pagka kailangan nilang dugo. Sana po sa mas maladaling panahon mayroon na po tayong sariling blood center. No? Kailan po kayo ma-materialize yung sinasabi niyo, Dr. Quatson? Sa ngayon po, ang ating provincial hospital is nakasubmit na po ng mga purchase request para sa mga equipment. By next year or after 1-2 years? Ang tingin po natin is baka next year pwede na po maging fully operationalized
Kasi po yung isa sa mga requirement ng blood bank is dapat mayroong kang mga medtechs, Siam na medtechs. Ngayon po na-create na yung position. So wala, nandiyan na po yung mga medtechs, pero wala pa yung yung facility natin is hindi pa po ready. Wala pa tayong mga equipment at mga ibang gamit. Salamat Doctor for your closing line. Siguro ang campaign natin para sa mas marami pang na mag-donate ng blood para sa kapwa natin. Buhay nila, buhay din natin. Yes, ngayon pong buwan ng Hulyo, sineselebrate po natin ang National Blood Donors Month. Ito po ay sa programa ng Department of Health, kasama ang provincial government, kasama ang mga non-government organization. Pinapasalamatan natin yung 12 Infantry Battalion ng Philippine Army dito po sa Aklan, yung Infant Jesus Academy, and IGA Family Council, Aklan Medical Society, Philippine National Police, sa pagsuporta po sa programa ng Department of Health at programa ng provincial government, pati ng Aklan Blood Coordinating Council, na suportahan po natin yung ating blood donation program. Ang tema po ngayong taon is Thank You for Saving My Lives. So pinapasalamatan natin yung mga blood donors natin sa binibigay nila na libreng dugo para madugtungan ang buhay ng ating mga kababayang Aklanon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat sa kay Dr. Quatson, ang ating Provincial Health Officer 1. At sa aking kaibigan na si Dr. Art, siya ang ating cameraman. Pero siya naman ang Assistant Provincial Blood Coordinator. At ang kanyang boss ay si Mr. Roger Diboke. Ako naman si Allen Alcedo, Double Alpha, ng Balitang Roma Online. Kaugnay sa ipinahayag ni Dr. Quachon hinggil sa paglagay ng sarili nating blood center, pakinggan naman natin si Aklan Congressman Honorable Teodoro Nonong Harisco Jr. hinggil sa nasabing balita at ang kanyang impresyon sa katatapos lamang na Aklan Investment Forum. Ang proseso at saka procedural requirements ng gobyerno ay napakatagal. Kunyari, bumili ka ng electric fan, it will take you 6 months. No, if you need 35 million, it will take you the same amount of time. No, because there is a budget process and all that. So, antayin po namin, ano po ang paghantay namin? Sana po early then, next year. You know, as the head of our Red Cross Blood Bank, ay napakalungkot that 4 to 5 Aklanons die because they have to commute from Aklan to Rojas City just to look for blood. Yes. No, one life, that's terrible, just for lack of blood. The 2 hours difference, napakalungkot. Kaya talagang kinukulit ko si Secretary Garin. Noon dati si Secretary Ona, pero nangunguna yata yung mga Tagaluzon. Mabuti-buti na lang si Secretary Garin. Ay ang asawa niya taga dito sa Panay, so binibigyan niya talaga ng atensyon ng blood bank na yan. Mabuti lang po Congressman, mayroon pa lang tayong temporarily na mga storage, no, para sa ating blood dito sa maraming salamat sa Red Cross. Ay more power to you. Ay napakabuti talaga ng ginagawa niyo, being a partner with government, and napaka-importante ang Red Cross almost daily, 24/7. So, next week, mayroon na naman tayong bloodletting. By next week, may bloodletting na naman kayo. At saka, I think Aklan is one of the lowest transmittable diseases, o mga HIV, no? Napaka-puro pa rin ang dugo ng Aklanon. Thank you. Okay, lastly, your impression about the newly concluded the forum this afternoon? This press con? Well, I am not here to lift my own chair. Thank you. My impression is on always on key result areas. What is verbalized today by various
government officials what is committed in writing by private sector investors should be done. And few words to our fellow OFW watching you over online, Congressman. Well, again, please balik na kayo sa Aklan. Kasi mas masarap po ang buhay dito. Mas malaki na po ang kinikita ng Aklanon. Ay 700 days ago, meron ako isang kaibigan na nagta-tricycle lag para pumunta sa trabaho. Ngayon ay nagulat na lang ako ng isang araw ay may sarili na sa motorsiklo. So slowly for the past 700 days our average incomes have been increasing. Thank you. Thank you, sir.